Isa ka ba sa mga taong nagmamahal sa taong may mahal ng iba? Paano kapag kapatid mo ang gusto ng taong mahal mo? Ipagsisiksikan mo pa ba ang iyong sarili? O pipiliin mo ang magparaya? Hanggang saan ba aabot ang kagustuhan ng iyong hibang na puso? Magandang araw sa lahat ng mga kasandata na walang sawang nakikinig sa programang ito. Sa mga oras na ito ay ating pakinggan ang kwento ng buhay ni Rihanna. Sa tahimik na lugar ng Bukidnon, naninirahan ng isang dalagang nagngangalang Rihanna. 25 taong gulang na siya at masasabing nasa kanya na ang lahat ng mga katangiang hinahanap ng isang lalaki sa isang babae. Maganda siya. Matangkad, matangos ang ilong at mapupungay ang mga mata. Taglay din ni Rihanna ang malapursilanang kutis at balingkinitang katawan. Naiiba ang kagandahan ni Rihanna sa mga kababaihang naninirahan sa kanilang lugar. Sa katunayan, marami ng mga binata ang nagtangkang makuha ang puso ng dalaga. Ngunit ni isa sa kanila ay walang nagtagumpay. Hindi naman kasi sila ang tipo ng lalaking gusto ni Rihanna. Dahil ang totoo ay mayroon nang napupusuan si Rihanna. At yun ay si Paulo. 5 taon nang may gusto si Rihanna kay Paulo. Sino ba naman kasi ang hindi magkakagusto kay Paulo? Bukod sa gwapo na, masipag pa. Matagal na ring alam ni Paulo na gusto siya ni Rihanna. Ngunit, hindi niya masuklian ang nararamdaman ng dalaga. Labis na nagdurugo ang puso ni Rihanna nang malaman niyang walang gusto sa kanya ang lalaking matagal na niyang pinapangarap. Ngunit kahit sinasampal na siya ng katotohanang wala siyang pag-asa sa binata, patuloy pa rin siyang umaasa na baka balang araw ay mamahalin din siya ni Paulo. Bakit ba hindi ako kayang mahalin ng lalaking yun? Pangit ba ako sa kanyang paningin? Ano pa ba ang dapat kong gawin upang mahalin niya ako? Tanong ni Rihanna habang nakaharap siya sa kanilang salamin. Initigan niya ng maigi ang kanyang sarili. Inisa-isa niya ang bawat bahagi ng kanyang mukha. Hinahanap niya kung saang banda ang mali. Ngunit, napabuntong hininga na lamang si Rihanna. Dahil kahit saang anggulo niya tignan ang kanyang sarili, perpektong-perpekto ang kanyang kagandahan. Itong matangos kong ilong, hindi ba ito nagustuhan ni Paulo? Itong magandang hulma ng aking labi, hindi ba siya nabighani? At itong mapupungay kong mga mata, hindi ba ito kaakit-akit sa kanya? Muling tanong ni Rihanna sa harap ng salamin. Galit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tila ba nadismaya siya sa kanyang sarili? Walang saysay ang gandang ito kung hindi lang naman napapansin ni Paulo. Galit na sigaw ni Rihanna. Kinuha niya ang baso na nasa gilid at saka hinampas yun sa salamin. Nagkapira-piraso ang salamin. Maya-maya ay nakarinig si Rihanna ng mga yapak palapit sa kanyang kinaroroonan. Napalingon siya at bumungad sa kanyang mga mata si Salome, ang kapatid niyang babae na mas bata sa kanya ng 2 taon. Ate Rihanna, anong nangyari sa iyo? At bakit mo binasag ang salamin? Tanong ni Salome. Puno ng pagtataka ang mukha nito. Para saan pa ba ang salaming yun, Salome? Naiirita lang ako kapag nakikita ko ang mukha ko. Dahil kahit gaano man ito kaganda, hindi pa rin ako magugustuhan ni Paulo. Mariing sagot ni Rihanna.
Napakunot ang noo ni Salome. Ngunit alam na rin nito na matagal nang may gusto si Rihanna kay Paolo. Ngunit tila wala na itong pag-asa sa binata. Ate Rihanna, tanggapin mo na lang kasi na hindi ka kayang mahalin ni Paolo. Bakit hindi mo kayang subukang buksan ang puso mo para sa ibang lalaki? Huwag mo kasing ikulong ang sarili mo sa Paolong yon. Sermon ni Salome sa kanyang kapatid. Ayokong tanggapin, Salome. Akin lang si Paolo. Gagawin ko ang lahat upang makuha ko ang loob niya. Galit na sagot ni Rihanna at tinalikuran niya si Salome. Tinahak niya ang daan palabas ng bahay upang pakalmahin ang kanyang sarili. Mainit na naman ang kanyang ulo. Maikli lamang kasi ang kanyang pasensya. Kaunting bagay lamang na magpapairita sa kanya, nagagalit na siya. Daig niya pa ang isang dragon sa tapang ng kanyang mukha. Sa tuwing naaalala niyang wala siyang pag-asa sa binata, kaagad siyang naiinis. Naiirita siya sa kanyang sarili. Madalas ay dinadamay niya pa sa kanyang pagkairita ang kapatid niya sa loob ng kanilang bahay. Naglakad si Rihanna patungo sa ilog. Doon kasi siya palaging tumatambay upang abangan si Paolo. Kapag naliligo sa ilog si Paolo, palihim itong pinapanood ni Rihanna. Tila ba hibang na hibang ang kanyang puso sa binatang yon. Maya-maya ay nakita niyang naglalakad si Paolo patungo sa ilog. Mabilis na nagtago si Rihanna sa malaking bato. Nang sa gayon ay hindi siya makita ng binata. Pinagmasdan niya ang binata mula sa paghubad nito ng damit. Hanggang sa inilublob nito ang sarili nito sa tubig. Mas lalo niyang nagugustuhan ng binata nang makita niya ang matipunong dibdib nito. Naka-boxer lamang si Paolo noong mga sandaling yun habang nagtatampisaw sa malamig na tubig sa ilog. Hindi niya namamalayang palihim siyang pinagmamasdan ni Rihanna. Mag-isang pinanood ni Rihanna si Paolo hanggang sa umahon sa ilog ang binata. Nang makaahon na si Paolo, dahan-dahang lumabas si Rihanna sa kanyang pinagtataguan. Humakbang siya patungo sa binata. Nang aakit ang kanyang mga mata. Nagulat si Paolo nang makita nito si Rihanna. Paolo, tapos ka na bang maligo? Baka gusto mong sabayan kita ulit sa pagligo mo. Wika ni Rihanna gamit ang kanyang mapang-akit na boses. Dahan-dahan niya pang hinaplos ang maputing dibdib ng binata. Ngunit tinabig ni Paolo ang kanyang mga kamay. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan ang aking ginawa? Tanong ni Rihanna. Nadismaya na naman siya. Kahit anong gagawin niya ay hindi talaga siya magugustuhan ng binatang yon. Itigil mo na ang ginagawa mo, Rihanna. Ipagpatawad mo ko. Dahil hindi ko talaga kayang suklian ang nararamdaman mo para sa akin. Pakiusap, layuan mo na ako. May babae nang nagpapatibok ng puso ko, Rihanna. Namilog ang mga mata ni Rihanna nang marinig niya ang tinuran ni Paolo. Nagpaulit-ulit sa kanyang isip ang sinabi ng binata na mayroon nang nagpapatibok sa puso nito. Animoy, apoy na umalab ang galit ni Rihanna sa loob ng kanyang puso. Tinignan niya ang dibdib ni Paolo habang mababakas sa kanyang mga mata ang galit. Sino ang mapalad na babaeng nagpapatibok ng puso mong yan, Paolo? Siya ba ang dahilan kung bakit hindi mo ko magugustuhan? Sabihin mo sa akin ang kanyang pangalan. Mariing sambit ni Rihanna. Mayroong laman ang kanyang mga salita. Gusto niyang malaman kung sino ang babaeng nakakuha ng atensyon ni Paolo.
Ngunit hindi na muling nagsalita ang binata. Hindi nito binanggit ang pangalan ng babae. Naglakad na siya palayo kay Rihanna. Rinig niya ang mga sigaw at pagmamakaawa ng dalaga. Ngunit hindi na niya ito pinansin. Naiwang luhaan si Rihanna. Hindi niya matanggap ang katotohanang iba ang mahal ni Paulo. Naiinggit siya sa babaeng yun. Pakiramdam niya ay wala siyang laban sa babaeng yun. Gagawin ko ang lahat. Malaman ko lamang kung sino ang babaeng mahal niya. Sinisigurado kong ihahatid ko siya kay kamatayan. Galit na sambit ni Rihanna. Nang iinit ang kanyang pisngi, maging ang kanyang dibdib. Kinakain ng inggit at selos ang kanyang puso. Kumuha siya ng mga bato at saka itinapon yun sa ilog. Nagsusumigaw siya habang pirsahan niyang itinatapon sa tubig ang mga napulot niyang bato. Sa ganoong paraan niya inilabas ang sama ng kanyang loob. Nang lumipas ang ilang oras, unti-unti nang kumakalma si Rihanna. Hindi na ganoon kainit ang kanyang ulo. Humakbang na siya palayo sa ilog at saka binagdas ang daan pauwi sa kanilang bahay. Nang makarating si Rihanna sa loob ng kanilang bahay, nakasalubong niya ang kapatid niyang si Salome. Kaagad naman siyang tinanong nito kung bakit parang hindi maiguhit ang kanyang mukha. Sinabi ni Rihanna ang tungkol kay Paulo na mayroon na itong ibang mahal. Kitang-kita ni Salome ang ekspresyon ni Rihanna habang nagkikwento ito. Bakas sa mukha ng kanyang kapatid ang labis na selos. Alam ni Salome kung gaano kabaliw si Rihanna kay Paulo. Salome, tulungan mo kong alamin kung sino ang babaeng mahal ni Paulo. Hindi ako papayag na maging masaya sila. Akin lang si Paulo. Akin lang siya. Galit na sambit ni Rihanna. Nandilim ang mukha ni Salome. Natulala siya dahil sa kanyang narinig. Natatakot siya sa posibleng mangyari. Batid niyang sobrang tapang ni Rihanna at malupit ito kung magalit. Walang awa at walang patawad si Rihanna. Ate Rihanna, pwede bang hayaan mo na lang si Paulo na magmahal ng iba? Hindi niya naman pwedeng turuan ng puso niya kung sino ang mamahalin niya. Wika ni Salome kay Rihanna. Napailing si Rihanna. Hindi maaari, Salome. Hindi ako pwedeng sumuko. Ipaglalaban ko ang pag-ibig ko kay Paulo. Sagot ni Rihanna. Nakatulala na naman si Salome. Kinakabahan siya kung ano ang susunod na gagawin ng kapatid niya. Bakit nga ba kaya ganoon na lamang ang takot ni Salome na malaman ni Rihanna kung sino ang babaeng iniibig ni Paulo? Pagkatapos mag-usap si Rihanna at Salome, pumasok na si Rihanna sa loob ng kanyang kwarto. Silang dalawa lamang ang nakatira sa kanilang bahay. Nasa Saudi Arabia ang kanilang ina at ang kanilang ama naman ay sumakabilang buhay na. Ibinagsak ni Rihanna ang kanyang katawan sa kama. Mabigat pa rin ang kanyang dibdib. Daladala niya pa rin ang sinabi sa kanya ni Paulo. Patuloy na nagmuni-muni si Rihanna sa kanyang silid sa loob ng maraming oras. Hindi niya namalayang gabi na pala. Dumungaw siya sa bintana at natanaw niya ang pagparang ng napakabilog na buwan. Napangiti si Rihanna. Nagustuhan niya ang kanyang nakita. Maya-maya ay humalakhak na naman siya. Lumabas siya ng kanyang kwarto upang hanapin si Salome. Ngunit napansin niyang wala ito sa kwarto nito. Saan kaya nagpunta ang maganda kong kapatid? Tanong ni Rihanna sa kanyang sarili.
Ilang gabi na niyang napapansin na umaalis si Salome sa kanilang bahay. Hindi niya alam kung saan ito pumupunta. Pakiramdam niya ay mayroon itong kinikita tuwing gabi. Lumabas si Rihanna upang hanapin ang kanyang kapatid. Binagdas niya ang malawak na damuhan. Pakanta-kanta pa siya habang naglalakad. Bawat hakbang ay kay Rami siyang naaalala. Sinasabayan niya ng halakhak ang bawat pangyayaring nananariwa sa kanyang isip. Nakakamiss tumambay sa lugar na ito. Habang nilalantakan ko ang preskong dugo at laman ng mga sanggol. Sambit ni Rihanna at saka tumawa na parabang isa siyang demonyo. Si Rihanna ay isang aswang at alam yun ni Salome. Inilihim nila sa ibang tao ang tungkol sa pagiging aswang ni Rihanna. Sa katunayan, marami nang nabiktima si Rihanna. Kung sino-sinong mga tao ang binibiktima niya pagsapit ng hating gabi. Namimiss ko na ang amoy ng dugo. Dagdag pa niya. Maya-maya ay nakakita siya ng isang kambing sa damuhan. Sumilay ang demonyong ngiti sa labi ni Rihanna habang nakatingin siya sa kambing. Humakbang siya patungo sa kinaroroonan nito at hinawakan ang ulo ng kambing. Maya-maya ay unti-unting lumabas ang matutulis niyang mga kuko at maging ang kanyang mahahabang pangil. Tumingala siya sa napakabilog na buwan at pinatay niya ang kambing gamit ang kanyang matutulis na mga pangil. Kinagat niya ang leeg nito. Sumirit sa damuhan ng dugo ng kaawa-awang kambing. Yumuko si Rihanna at saka ininom ang dugo mula sa leeg ng kambing. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa nagsawa siya. Mas masarap pa rin ang dugo ng tao kaysa sa dugo ng hayop. Wika ni Rihanna. Tumayo siya at iniwan ng dugo ang bangkay ng kambing. Balak niyang maghanap ng dugo ng tao sapagkat hindi pa rin sapat para sa kanya ang dugo ng kambing. Pakiramdam niya ay mayroong kulang kapag hindi siya nakakainom ng dugo ng tao. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Nagbabaka sakali siyang may makakasalubong siyang tao sa gitna ng kanyang paglalakbay. Palinga-linga siya sa paligid. Habang naglalakad siya sa malawak na damuhan, nakakita siya ng dalawang tao na nakatalikod habang nakaupo at pinapanood ang bilog na buwan. Napangiti si Rihanna. May bago na naman akong kakarnihin sa gabing ito. Sambit niya at saka siya muling humalakhak. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Habang palapit siya ng palapit sa dalawang tao, unti-unti niyang naaaninag ang mga ito. Nakumpirma niyang babae yun at lalaki. Sa tingin niya ay magkasintahan ang dalawa. Nagyayakapan pa ang mga ito habang masayang nag-uusap. Noong mga sandaling yun, ay wala pang ideya si Rihanna kung sino ang babae at lalaking yun. Ngunit natutuwa na siya dahil makakainom na naman siya ng sariwang dugo. Binilisan niya ang kanyang mga hakbang hanggang sa nakarating siya sa likuran ng dalawang magkasintahan. Napatigil si Rihanna nang marinig niya ang usapan ng dalawa. Tumago siya sa puno ng mangga upang hindi siya mapansin ng mga ito. Mahal na mahal kita, Salome. Wika ng lalaki. Mahal na mahal din kita, Paolo. Sagot naman ng babae. At kasunod nun ay ang naglapat ang kanilang mga labi. Saka lamang napagtanto ni Rihanna na si Paolo at Salome pala ang dalawang yun. Kitang kita ni Rihanna kung paano binaybay ni Paolo ang magandang hulma ng labi ni Salome. Pakiramdam ni Rihanna
ay pinagsasaksak siya ng patalim. Sobrang sakit na kanyang nadarama. Napapikit siya dahil sa labis na sakit. Hindi niya nakayanan ang kanyang nakita. Parang mababaliw siya sa selos habang nakikita niyang naghahalikan ng kanyang kapatid at ang lalaking mahal niya. Siya lang pala. Siya lang pala. Kapatid ko lang naman pala ang babaeng tinutukoy ni Paolo. Bulong ni Rihanna. Patuloy pa rin sa paghahalikan ng dalawa. Makikita sa kanilang ginagawa kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Wala silang kaalam-alam na pinapanood na sila ni Rihanna. Puno ng ligaya ang mga puso ni na Paolo at Salome. Samantalang si Rihanna naman ay binabalot ng inggit at sakit. Dahil sa sobrang galit na naramdaman ni Rihanna, ay lumabas siya sa kanyang pinagtataguan. Humakbang siya palapit sa dalawa at pursahang hinila ang buhok ng kanyang kapatid na naging dahilan ng paglayo ng kanilang mga labi. Parehong nagulat sina Paolo at Salome sa biglang paglitaw ni Rihanna sa kanilang harapan. Simbilis ng kidlat ang mga kilos ni Rihanna. Kung kanina ay nanonood lamang siya, ngayon naman ay hawak-hawak na niya ang buhok ng kanyang kapatid. Taksil ka, Salome. Paano mo nagawa sa akin to? Galit na tanong niya sa kanyang kapatid at sinampal niya ng paulit-ulit ang mukha ni Salome. Nagsusumigaw naman si Paolo na itigil na raw ang ginagawa ni Rihanna kay Salome. Kailan mo pa ako pinagtataksilan, Salome? Kailan mo pa sinimulang ahasin ang lalaking mahal ko? Galit na galit si Rihanna noong mga sandaling yun. Tila ba nawawala siya sa kanyang katinuan hanggang sa sinakal niya si Salome. Mabilis naman siyang hinila ni Paolo palayo hanggang sa nabitawan ni Rihanna ang leeg ni Salome. Ate, buntis ako. Maawa ka sa batang nasa sinapupunan ko. Sigaw ni Salome habang habol-habol niya ang kanyang hininga. Mas lalong nagalit si Rihanna nang malaman niyang buntis si Salome at si Paolo ang ama. Hindi niya lubos akalaing matagal na palang may relasyon si na Paolo at Salome. Dahil sa kagustuhan ni Salome na ipagtanggol ang kanyang sarili at pati na rin ang bata na nasa sinapupunan niya, nagpalit siya ng anyo. Mula sa pagiging tao ay naging aswang si Salome. Pareho na silang dalawa ni Rihanna na mahahaba ang mga kuko at matutulis ang mga pangil. Nagbabaga ang kanilang mga mata dahil sa sobrang galit. Samantalang si Paolo naman ay gulat na gulat sa kanyang nasaksihan. Aswang kayong dalawa? Tanong ni Paolo. Hindi niya akalaing aswang ang babaeng minahal niya. Ngunit kahit ganoon si Salome, tanggap niya ang buong pagkatao ng dalaga, lalo na't magkakaroon na sila ng anak. Naglaban sina Salome at Rihanna. Laban ng dalawang aswang. Nagkalmutan sila sa gitna ng malawak na damuhan. Bawat isa sa kanila ay ayaw magpatalo, lalong-lalo na si Rihanna. Nagsusumigaw naman si Paolo, ngunit sadyang hindi niya maawat ang dalawang magkapatid. Marami ng dugo ang umagos mula sa mga sugat ni Salome. Napakabangis makipaglaban ni Rihanna. Noong mga sandaling yun, ay tila nakalimutan nilang magkapatid sila. Buong lakas na kinalmot ni Rihanna ang tiyan ni Salome. Nasasaktan na si Salome dahil naramdaman niya ang pagsakit ng kanyang tiyan, lalo na't buntis pa naman siya. Wala nang lakas si Salome upang makipaglaban. Hinang-hina na siya. Bumagsak siya sa damuhan at kasunod nun ay naputol ang kanyang hininga. Gamit ang matutulis na mga kuko ni Rihanna,
Winasak niya ang tiyan ni Salome upang hanapin ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Ngunit napatigil siya sa kanyang ginagawa nang maramdaman niya ang itak sa kanyang ulo. Tinaga siya ni Paulo na naging dahilan ng pagkahati ng kanyang ulo. Sumirit ang dugo mula sa ulo ni Rihanna at lumampasay siya sa lupa. Doon na nagtapos ang kasakiman ni Rihanna dahil tuluyan na niyang binaybay ang huling nota ng kanyang hininga na sinundan ng pagdilim ng kanyang paningin. Napahagulgol si Paulo at binitawan niya ang hawak niyang itak. Niyakap niya ang dugo ang bangkay ni Salome. Awang-awa siya sa sinapit ng babaeng mahal niya. Hinalikan niya ito sa labi kahit papuno ng dugo ang mukha ng dalaga. Sinubukan niyang gisingin si Salome, ngunit hindi na talaga ito nagising. Nagsusumigaw si Paulo dahil sa labis na sakit. Hindi niya matanggap ang sinapit ng kanyang mag-ina. Hinalikan niya ang tiyan ni Salome habang walang humpay sa pag-agos ang kanyang mga luha. Nagbabaka sakali siyang maririnig ng sanggol ang kanyang mga sinabi. Patawad aking anak. Hindi ko nagawang ipagtanggol kayong dalawa ng nanay mo. Huwag kang mag-alala. Susunod ako sa inyo. Bulong ni Paulo sa tiyan ni Salome. Kasunod nun ay kinuha niya ang matalim na itak at saka itinusok yun sa kanyang tiyan. Bumulwak ang kanyang dugo at bumagsak siya sa tabi ni Salome. Pinili ni Paulo ang mamatay kasama ang babaeng aswang na mahal niya. Ganoon katindi ang kanyang pagmamahal para kay Salome. Pagmamahal na hindi niya kayang ibigay kay Rihanna. Kasunod nun ng tagpong yun ay nagsiliparan ang mga ibon patungo sa kanilang mga bangkay at tinuka ang kanilang dugo ang katawan. Tunay nga namang hindi mapipigilan ang bugso ng damdamin at hindi maaaring turuan ang puso kung sino ang ating mamahalin. Hayaan nating magmahal ang ating puso at huwag natin itong turuan. Dahil ang puso ay kailanman hinding-hindi nadidiktahan.